Daan-daang taon na ang nakalipas, ang sangkatauhan ay maiging nangangalap ng mga bagay, at mga dokumento na likha ng ating mga ninuno upang pag-aralan ang mga ito para sa ating patuloy na pagtukoy sa ating pinagmulan at sa patuloy na pag-abante ng siyensya sa hinaharap. Napakaraming mga artifacts na, ang mga nahukay at nadiskubre ng mga archaeologists na tunay ngang nakakamangha at binubusog ang ating mga mumunting kaisipan upang matuto ng mga bagay sa nakaraan. Ang mga bagay na ito ay hindi basta lamang mga nakakamangha, kundi binibigyan rin tayo ng kaunting kaliwanagan sa mga sibilisasyong nauna sa atin, ang ating mga ninuno. Sa bidyong ito ating isa-isahin ang 10 pinaka-importanteng artifacts na natagpuan ng mga tao sa buong mundo na tunay ngang bumago sa ating sibilisasyon. Number 10. Ishtar Gate. Una sa ating listahan ang Ishtar Gate. Ang nakakamanghang artifact na ito ay unang matatagpuan sa entrada ng Babylon, ng Haring si Nebuchadnezzar. Ito ay kabilang sa sinaunang 7 Wonders of the World. Gawa mula sa iba't ibang klase ng bato at lapis lazuli, ang kulay nitong matingkad na bughaw ay siguradong nagpahanga sa mga sinaunang tao na bumisita sa syudad ng Babylon. Ipinangalan ito kay Ishtar, ang sinaunang diyosa sa Mesopotamia ng pagdadalang tao, kasarian, pag-ibig at digmaan. Makikita rin sa mga pader ng gate na ito, ang mga imahe ng diyos ng panahon na si Adad, isang bull, at ang patron ng Babylon na si Marduk, isang dragon. Maingat na hinukay at metikulosong dinala ng mga archaeologist ang mga piraso at parte ng Gate of Ishtar. Dahil sa napakalaki ng artifact na ito, unti-unting binawasan ang mga ito at maingat na itinayo sa Pergamon Museum sa Berlin upang magkasya at masilayan ng publiko. Ang ilang mga piraso naman nito ay ipinahiram sa iba't ibang museum sa mundo upang may display at makita rin ng ibang mga tao. Number 9. Law Code of Hammurabi. Si Hammurabi ay ang ika-anim na hari ng mga Amorite, ang sinaunang dinastiya ng Babylon. Kilala siya sa tinatawag na Code of Hammurabi, isang sinaunang tablet na kung saan nasusulat ang pinakamatandang mga batas na pinatupad sa kasaysayan ng tao sa mundo. Ito ay nagtataglay ng humigit kumulang 282 na mga batas na pinatupad ni Hammurabi sa Babylon. Dito rin nagmula ang mga katagana, mata sa mata, ngipin sa ngipin, na isang sinaunang batas na nasusulat sa Code of Hammurabi. Bukod sa pagiging pinakamahalagang ambag nito sa kasaysayan, ang Code of Hammurabi ay nagtataglay rin ng pambihirang likhang sining. Ito ay gawa at inukit sa isang napakalaking black stone na kung tawagin ay diorite, isa sa pinakamatigas na bato at sinasabing napakahirap ukitin. Kaya't masasabing kamangha-mangha na kung paano ito nilikha ng mga sinaunang tao na walang sapat na teknolohiya upang gawin ito. Number 8. Flood Tablet of the Epic Gilgamesh. Ito ang tinaguri ang pinakasikat sa lahat ng mga cuneiform tablets na natagpuan sa mundo. Ang cuneiform ay isang uri ng pagsusulat na ginamit sa Mesopotamia, ang kinikilalang pinagmulan ng kabihasnan sa mundo. Mabalik tayo sa Flood Tablet, ito ay sinasabing panglabing isa sa mga tablet ng epiko o paglalakbay ni Gilgamesh. Nasusulat sa tabletang ito na kung papaanong nagpadala ang Diyos ng isang napakataas na baha upang wasakin ang mundo. Tulad ng makikita sa Biblia na kung papaanong kinausap ng Diyos si Noah tungkol sa isang paparating na baha, ayon sa tableta, si Yunapishtim ay sinabihan ng Diyos tungkol sa pagdating ng isang napakalaking baha at inutusan na gumawa ng arko upang tipunin ang lahat ng nabubuhay na hayop sa mundo para makaligtas. Matapos ang pagbaha, nagpadala siya ng mga ibon upang humanap ng mga tuyong lupa upang pagdaungan ng mga hayop. Dahil sa pagkakadiskubre ng tabletang ito, at pagkakapareho ng mga nasusulat nito sa Biblia at iba pang kasulatan ng mga relihiyon, marami ang nagsasabing maaaring totoong nagkaroon ng isang napakalaking baha noong sinaunang panahon na pinapatotoo ng mga tabletang natagpuan sa Babylon.
Number 7. Terracotta Army. Si Qin Shi Huang ang pinakaunang emperor na namuno sa pinagkaisang bansa ng China mula 210 BC hanggang 221 BC, ay nagpagawa ng kagilagilalas at kamanghamanghang sining sa pagbuo ng mausoleo na nadiskubre ng mga tao. Ito ang tinaguri ang Terracotta Army na kung saan ang libingan ni Emperor Qin Shi Huang ay binabantayan ng libo-libong iskultura ng mga sundalo at iba't ibang klase ng tao na gawa sa terracotta. Sinasabing mahigit 700,000 na mga manggagawa ang kasali sa pagbuo ng mausoleo na ito na may laki na umaabot sa 22 square miles o 5,698 hectares na katumbas ng 2 football field. Sa kasalukuyan ay isa na itong museum ang Emperor Qin Shi Huang's Mausoleum Site Museum. Bukod sa mga sikat na statue na nahukay sa lugar na ito ng mga sundalo, may mga statue rin ng mga pangkaraniwang tao katulad ng mga dancers, acrobats, mga bagay gaya ng mga carriages at maging mga hayop tulad ng mga ibon. Animo'y isang buong syudad ang mausoleo na ito. Isa pang kamangha-mangha ay ang mga itsura ng bawat istatwa ay magkakaiba pati ang pagkakahulma ng kanilang mga tenga. Tinatayang mga 2,000 na mga statwa ang nahukay dito, ngunit ayon sa mga archaeologist ay mayroon pang humigit kumulang 6,000 na mga istatwa pa ang mga nakabaon sa ilalim nito na naghihintay na madiskubre. Taong 1974 nang madiskubre ito ng 2 magsasaka habang sila ay nagbubungkal upang gumawa ng isang balon na gagamitin nilang patubig sa kanilang sakahan. Number 6. The London Hammer. Walang makapagsabi kung kailan ang eksaktong panahon ng pagkakagawa ng artifact na ito ngunit ang bato na kung saan ito ay nakapaloob ay sinasabing mayroong 400 to 500 million years nang nasa mundo. Kung saan sinasabing ito ay nagmula pa sa Ordovician period, na mas nauna bago pa magkaroon ng mga Homo sapiens sa ating mundo. Ayon sa mga siyentipiko maaaring ang London Hammer ay naiwan lamang noong unang panahon ng tunay na nagmamay-ari nito, at natabunan ng mga limestone minerals sa paglipas ng mga panahon. Hindi masabi kung kailan eksaktong nagawa ang London Hammer sa kadahilan ng nasa pangangalaga na ito ng Creation Evidence Museum sa Texas, USA na kung saan ay mahigpit na pinagbabawal ang scientific testing ng mga artifacts ng museum na ito. Dahil dito, mas lalong naintriga ang ilang mga scientist at mga archaeologist sa artifact na ito. Ito ay natagpuan ng mag-asawang Amerikano noong 1936, nang makakita sila ng isang kakaibang bato, nang ito ay kanilang pukpukan upang biyakin ay tumambad ang isang kahoy na nakadikit dito. Number 5. Olmec Colossal Heads. Ang mga naglalakihang Olmec head ay gawa mula sa mga basalt stones na kinurba at inukit ng mga Olmec. Ang basalt stones ay isang uri ng volcanic rock na karaniwang hugis bilog at ginagamit upang maging decoration sa mga garden o landscape. Ang mga Olmec naman ay mga sinaunang tao na nagmula sa Mesoamerica, na sa kasalukuyang panahon ay matatagpuan sa Mexico sa mga estado ng Veracruz at Tabasco, sa coast ng Gulf of Mexico. Sinasabing mahigit 150 kilometers ang layo na nilakad ng mga Olmec upang buhatin ang mga ito at dalhin sa kanilang mga tirahan upang ukitin. 17 sa mga naglalakihang Olmec heads na ito ay natagpuan at kasalukuyang nakadisplay sa iba't ibang museum sa Mexico. Ayon sa mga archaeologist, ang mga Olmec heads ay representasyon ng mga iba't ibang hari ng kanilang kabihasnan. Bawat isa ay may kakaibang itsura gaya ng mga headdress at ekspresyon ng mukha. Number 4. Babylonian Map of the World. Ang Imago Mundi, o tinaguri ang Babylonian Map of the World, ay isang clay tablet na nagpapakita ng mapa ng sinaunang mundo base sa pagkakakilala ng mga Babylonian sa mga kalupaan na kanilang napuntahan. Makikita sa clay tablet nito ang mga inscriptures ng sinaunang lengguwahe ng mga Babylonian. Sa gitna nito ang ilog Euphrates bilang sentro ng mundo at sa bahaging norte naman ang lungsod ng Babylonia. Dahil sa pagkakatuklas ng Imago Mundi, napag-alaman ng mga siyentipiko na ang ating mga ninuno ay mga lagalag at hindi nagpipirmi sa iisang lugar lamang. Ito ay itinuturing na pinakamatandang paglalarawan ng sinaunang mundo ng ating kabihasnan. Number 3. Rosetta Stone.
Ang Rosetta Stone ay isa sa mga pinaka-importanteng bagay na nadiskubre ng tao mula sa sinaunang kabihasnan ng mundo. Ito ay nadiskubre ng isa sa mga sundalo ni Napoleon noong 1799 sa panahon ng digmaan ng France at Britain sa Egypt. Matapos matalo ng France sa Britanya, ay kinuha ang tableta ng mga Briton at dinala sa London kung saan ito dinecode. Ang Rosetta Tablet ay naglalaman ng mga relihiyosong utos na nakasulat sa tatlong wika. Ang unang parte ay ang sinaunang wika ng Ehipto na formal hieroglyphs, ang ikalawa ay ang Egyptian Demotic Script at ang ilalim at panghuli ay Ancient Greek. Sinasabing ang Rosetta Stone ang nagbigay daan sa mga archaeologist upang ma-i-translate pa ang mga hieroglyphs na nakasulat sa mga sumunod na mga artifact na natuklasan sa Ehipto. Number 2. Dead Sea Scrolls. Ang Dead Sea Scrolls ang ikalawa sa ating listahan. Ito ay hindi lamang iisang artifact kundi kinabibilangan ng sunod-sunod na mga pagdiscover sa West Bank region, northern coast ng Dead Sea. Humigit kumulang sa 1,000 scrolls ang natagpuan sa mga kuwebang malapit sa Dead Sea na nakatago sa mga bangal na natagpuan ng isang pastol nang ito ay naghanap sa kanyang nawawalang tupa noong 1947. Pagkatapos nito, ay sunod-sunod na ang mga pagka-discovery hanggang 1956. Ang Dead Sea Scrolls ay naglalaman ng mga religious texts, inscriptures, hymns at mga kwento patungkol sa Hebrew Bible o lumang tipan ng Kristyanismo. Karamihan sa mga scrolls na ito ay nasusulat sa Hebrew, Aramaic at Griego. Karamihan sa mga scrolls na ito ay ginamitan ng material na nagmula sa mga balat ng hayop. Ang mga piraso ng mga scroll ay may manggilan-ngilan na buong mababasa at ang iba naman ay pira-piraso na kung saan gumagamit ang mga scientist ng DNA sequencing upang pagtugma-tugmain ang mga piraso nito. Magpasa ngayon ay palutoy itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang tuklasin ang sekreto at misteryong pumapaloob sa mga nasusulat dito. Number 1. Funeral Mask of Tutankhamun. At ang number 1 sa ating listahan ay ang funeral mask ng Haring si Tutankhamun ng Egypt. Itinuturing itong pinakasikat at pinakamahalagang artifact na natagpuan ng tao sa mundo dahil sumisimbolo ito sa kultura ng sinaunang kaharian ng Egypt. Ito ay gawa sa purong ginto at mga mamahaling bato na inukit ng mga pinakasikat na sculpture sa panahon ni Haring Tutankhamun. Si Tutankhamun ay isang hari ng sinaunang Ehipto at namuno hanggang 1323 BC. Siya ay isang bata lamang noong siya ay namuno sa Ehipto. Ang kanyang funeral mask ay natagpuan noong 1922 ng British archaeologist na si Howard Carter sa Valley of the Kings sa Egypt. Ang ating mga ninuno ay nag-iwan ng mga pinakamagagandang kayamanan sa mundo upang ating tuklasin at tulungan tayong mas unawain ang kanilang pamumuhay noong unang panahon. Marahil marami pang mga bagay ang nagtatago lamang at naghihintay na ating madiskubre. Ikaw, anong sinaunang artifact ang nagustuhan mo sa ating video ngayon? I-comment mo na sa ibaba. At dyan nagtatapos ang ating video ngayon. Sana'y may natutunan ka. Kita-kits tayo sa susunod nating video at huwag mong kalimutang mag-subscribe para matuto at umunlad ang iyong kaalaman. Dahil dito sa Knowledge Talk PH ang karunungan dapat tinatalakayan.